naman, magluto tayo ng Pinoy Valenciana Ilonggo style. At ito ang mga ingredients. Karne. At tayo ng baboy. Lagyan natin ng shrimp. Pasas. Beans. Turmeric. At gata. At more. At saka ating malagkit. Yan ang ating mga ingredients. Ngayon, lagay natin ang malagkit natin sa ating rice cooker. Rice cooker bowl para hugasan natin ang maayos. Asa natin, lagay natin ang turmeric para maging makulay, kulay yellow. At yung gata na binili natin sa supermarket. Okay, mix natin. Lagay natin ng tubig. Haluin ng maayos. Haluin. Para lumapot. At para mamix talaga, lagay natin ng more sa konting baso na may gata. Okay. Hanggang ma-melt natin, lagay natin. At saka, lutuin natin ang ating malagkit. Okay. Hintayin lang natin siya ng maluto. Okay. Magbigay na tayo ng pagkatapos ilagay natin ang pika. Lutuin natin yung ating ingredients. Okay. Tapos. Wow! Onions. Diyan din natin ang maging brown ang ating garlic. Ha? Lagay natin ang onions. Habang naghihintay tayo na maluto yung ating malagkit rice. Okay, lutuin natin yung ating karne ng baboy. Atay ng baboy. Hanggat naging malasa ito. Yung karne ng baboy na ngayon. Hintay natin ang brown doon. Lagyan natin ang pepper. Lagyan din natin ang mga pampalasa o ingredients. Kasi kapag malasa, siyempre, ang sarap natin. Ang sarap kumain, di ba? Okay. Ngayon, ito na natin ang magingga ng ating karne baboy. Karne ng baboy. Halo-haloin. Halo natin. Ito natin ang magingga ng siya. Natin at maghintay tayo ng ilang minuto lamang para pag nakita na yung brown at ilagay na natin ang atay ng baboy. Kasi yung atay ng baboy, ito yung nagpapalasa. Nagpapalasa din ito para maging masarap ng ating Valenciana na tinatawag. Okay, lagyan ng ating oyster sauce. Ating oyster sauce. Para maging masarap at malasa. Wow! Ang laman ng baboy at saka ang atay. Para pag-mix natin ngayon, mamaya sa malagkit. Lagay na natin ang shrimp, konting beans. Yung beans natin, binili lang natin ito sa supermarket. At saka yung ating pasta. Raisins, no? Dried raisins at sal. Okay, ito yung mga pampalasa para maging malasa ang ating Valenciana. Maglagay din tayo ng asin. Konting asin. Okay, at ngayon luto na ang ating malagkit sa rice. Ilagay na natin. I-mix na natin sila. Para ma-mix. Mix na natin yung rice natin ng malagkit. Okay? Ganun lang kasimple ang pagluto ng Valenciana.
dapat ang pagkaluto ng ating rice na galing siya na dapat luto talaga. Wow! Hindi yung bilog pa. So, hindi yun. Dapat luto siya. Para lang na tayo nagluluto ng rice natin. Na pang-agahan, pang-hapunan. Ngayon, at hinalo na natin kasama na itong lahat ng mga ingredients. Okay, halu-haluin lang natin ng mabuti. Okay. Ngayon, parang masarap na tingnan ang kanyang presentasyon. Na-mix na talaga yung mga kanyang baboy at thai, pasas at marami pang iba. I-ready na natin ang ating lalagyan para maging masarap ang presentasyon natin mamaya sa ating Pinoy Valenciana in the style. Okay, parang luto na. Madali lamang ang pagluto ng Valenciana. So ngayon, nasa serving na tayo. I-serve natin sa ating lalagyan. So ganun lang kadali ang pagluto ng Valenciana Ilonggo style. So, napakasarap na Valenciana. So yung hindi pa nakatitimpik ninyo, napakasarap. Pwede lang ito ang inyong hapunan. Huwag na kanyang nag-rice. Hapunan na ito. Ready na natin. Wow! Ready na ang ating presentasyon. Para sa ating tikman din natin kung masarap na ba. So, approve. So, masarap po. Lagyan na natin ang ating presentasyon. Lagyan natin ng egg sa ibabaw para katakam-takam talaga ang Valenciana Ilonggo. Yun lang ang napakadali magluto ng Valenciana. Pwede pang negosyo, pwede yung may mga okasyon, pwede itong gamitin pang dessert or kakanin. Okay, approve. You know, napakasarap. Okay, pwede pang hapunan, agahan. Yun, maraming salamat sa inyong pagpapanood. Hanggang sa muli, ito yung Pinoy Valenciana Ilonggo style. God bless natin lahat.